Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Suportahan niyo po ang ating programa sa pamagitan po ng pag-click ng follow, like at saka share. Ganon din po sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click niyo po yung subscribe, pati yung bell, para ma-notify kayo na meron akong bagong video. Ako po si Ma'am Rose, isa pong health educator. Ako po ay hindi medical doctor. Nagtapos po ako ng Bachelor's of Education degree. Nagpatuloy mag-aral ng public health. At nag-aral din po ako ng natural medicine sa San Diego, California kay Dr. Bernard Jensen sa Jensen International Institute of Health. Si Dr. Bernard Jensen po siya ang pioneer ng natural health industry. May iba't ibang lunas po sa bawat sakit ng tao, kaya lang pinakamainam magpa-check up kayo sa doktor. Nice ko pong bigyan ng daan yung problema ni Maribel. Ang case ko po ay hindi po ko nireregla isang buwan. Tapos po nagpatingin po ko, sabi raspain ako kasi makapal daw po yung endometrium ko. Hindi ko po sinunod agad yung OB ko. Naghintay pa ako ng period ko, dumating naman after 12 days. Kaya lang po pagdating ng regla ko, dire-diretso hindi na huminto. Hindi naman malakas sa napkin ko ang tulo, kaya lang pag ihi ko sumasabay ang dugo, kaya mapula ang ihi ko. Kaya na ako'y nagpa-check up kasi 9 days na binigyan ako ng nortesterone, sabi pamparegla at pampastop yun. Nag-stop din naman po ang regla ko ngayon at pag inom ko ng nortesterone, ng poltrasan pa ako, ang findings po ay heterogeneous endometrium. Meron siyang antiverted uterus, pero normal naman yung kanyang ovary. Hindi ko alam kung ano po yung heterogeneous endometrium. Ito po kasing heterogeneous endometrium. Ito yung another term po nito, endometrial hyperplasia. Ito yung medical term na yung lining ng matris mo ay kumakapal. Ang kapal niya, sabi mo, ay 1.1 cm. Ito related sa sobrang taas ng estrogen or estrogen-like compound at wala kang enough na progesterone. Kaya ang pagkapal ng matris mo ay dahil sa excessive level ng estrogen. Kaya ito po ay sabi, hindi namang cancer itong heterogeneous endometrium, pero itong condition na to, pag hindi ito naagapan, pwede itong maging cancer, no? Ang pinaka reason bakit kumakapal ang matris mo, excessive level ng estrogen. Bakit mataas ang estrogen level mo? Ang isang tao pag mahilig siyang kumain ng baboy, baka, hipon, alimango, alimasag, tahong, talabapusit. In short, mga karne, mga fatty foods at mahilig kumain ng mga sweets. Halimbawa, ice cream, cakes, pudding, pastries, soft drinks. Basta mahilig ka sa matatamis at tsaka meron kang extra fat. Pag mataba ka, overweight ka at tsaka na-stress ka palagi, nakakapagpataas ito ng level ng estrogen. Kaya pagka tumaas ang level ng estrogen mo, nagkakaroon po ito ng pagkapal ng matres. Ang common treatment na binibigay ng doktor, itong progestin. Ito po ay mga pills or kaya vaginal cream o kaya ito yung mga device na pinapagamit sa inyo. Ang progestin, ito yung synthetic progesterone. Ang progesterone, ito po ay ginagamit na hormonal birth control at saka menopausal hormone therapy. Ginagamit din ito para suportahan ng fertility at pregnancy at para lumower ang sex hormone level mo sa ibang mga purposes. Kaya ito pong endometrial hyperplasia, yung sinasabi mong kumakapal ang matris mo, ito po ay merong panganib mag-increase ang cancer. Kaya kailangan po itong pagkapal ng matris mo, ito ay maiwasan. Kaya ito pong paalala mo na po sa vitamin C. Nare-reduce ang panganib sa chronic diseases. Ang vitamin C, ito ay powerful antioxidant. Nakakapagpalakas ng ating depensa, panlaban sa inflammation, pati cancer. Ito pong at pag-aaral ang vitamin C, nakakapagpababa ng presyon ng dugo. Ito rin pong vitamin C, tumutulong sa pag-relax ng mga blood vessel,
Nagdadala ng dugo mula sa heart papunta sa ibang parte ng katawan. Kaya nare-reduce ang panganib sa heart disease at naiwasan ang panlaban sa cancer, nare-reduce ang blood ang pagtaas ng uric acid at pang-prevent ng gouty attack. Napi-prevent din yung iron deficiency kasi po yung iron importante ito sa paggawa ng red blood cells na pag-transport ng oxygen sa buong katawan. Ang main reason bakit po ang vitamin C ay nakakapagpalakas ng immunity, involved ito sa production ng white blood cells na itong lymphocytes, phagocytes. Sila po ang the soldiers of the body, pinoprotektahan ng ating katawan sa sakit at saka infection. Mabibili ito sa ating Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Nasa baba tayo ng Blumentritt LRT Station, may 7-Eleven sa baba ng building. Bumili po kay Kemos yung ating security guard doon. Duty siya doon Sunday up to Friday, 8 to 4 ng hapon. O kaya, pwede nating pa-deliver sa LBC. Sabihin nyo lang po yung pang-address, yung pangalan nyo, tsaka cellphone number para tawagan nila kasi kayo pag malapit nang dumating yung order nyo. Pwede pong COD, cash on delivery. Magbabayad kayo dun sa rider na magde-deliver siya, o kaya GCash, o kaya po sa mga bayad center. Ang endometrium, ito po yung inner lining ng ating matres. Bawat buwan, yung endometrium na yan ay kumakapal at nare-renew ito, preparing for pregnancy. Pagka naman hindi ka buntis, ang endometrium ay unti-unting mag-shed at re-reglahin ka. Iimpis na naman ang menstruation mo. Pero once na ikaw ay naglihi, nagdalang tao, kasi ang pinapabayaan nilang kumapal para ma-implant doon yung baby. Ngayon, bakit po kumakapal ang lining ng matres? Ito'y dahilan sa hormone estrogen. Responsible siya sa thickening of the endometrium during the first half of your menstrual cycle. Ngayon, pagka meron kang right amount ng progesterone, yung endometrium magbibuild up and then ito iimpis para ito ay iimpis pag niregla ka. Ngayon, ang normal postmenopausal endometrium, ito po mag-a-appear na mananinimpis. Ito'y tinatag nating homogeneous and echogenic. Pero sa'yo, hindi hemo, kundi heterogeneous, no? Ito pong heterogeneous na to, nag-a-appear nga na kumakapal yung matris mo at merong pinapakita itong mga ito ay merong pagbabago ng kulay, no? Kaya kailan masusing pag-aaral ang gagawin sa'yo. Ang causes po ng heterogeneous uterus, ito po ay lumalaki yung matris mo. Lumalaki yung matris mo dahilan maaring meron kang mga myoma, merong mga non-cancerous na tumor na tumutubo sa loob. Kaya yung tinatawag nating heterogeneous, no? Bukod dun sa kumakapalang matres, lumalaki pa yung matres. Tsaka isa pa, nakabaliktad yung matres mo. Wala sa lip na anbaw, nakaganon yung matres mo. Yung matres mo, nakaganon siya. No? Wala sa position yung matres mo. Kaya may tumutubong tumor pero non-cancerous naman dun sa muscular wall ng uterus mo. Yun ang ibig sabihin ng heterogeneous uterus, no? Kaya kailangan, sabi nga, apektado karamihan ng mga babae nito paglampas siya ng edad na 30. Paalala mo na po sa ating Sanchera Oil, langis na pinagsama-samang katas ng halamang gamot tulad ng Acapulco, pansit-pansitan, luya, luyang dilaw, ganon din po yung bayabas, oregano, malunggay, gota cola. Mabisay ang sakit ng ulo sa sipon, lagnat at rangkaso, sa mga may sinusitis, sa ubo, pamamalat, may stiff neck, may kabag, pahid mo sa dibdib mo para guminhawa yung paghinga, mawalan chest congestion. Maganda yan sa arthritis, sa pinupulikat, at saka sa rayuma, sa varicose vein, pampabuhay ng patay na kuko, sa mga ito rin po, hindi ka rin kahagatin ng lamok pag pinahid mo yan sa skin mo. Di iwas dengue at pampatay naman ang kutulisa pag minasads mo yan sa anit mo, no? Ngayon, ang tanong, paano natin marireduce ang thickness ng uterine lining mo? Paano natin paiimpisin yan? Ngayon, ang ano po, yung para mareduce ang panganib sa endometrial hyperplasia na tinatawag. Kaya pag nagtitake po kayo ng estrogen after menopause, kailangan mag-take ka rin ng progestin or progesterone.
pagka meron ka menstrual period o irregular menstruation mo, binibigyan nila kayo ng pills para reglahin ka, tulad ng ginawa sa'yo. Pagka hindi naman tumigil ang regla, bibigyan ka rin ng pills na ganon. Pagka mataba ka, dapat mag-lose ka ng weight. Nagko-contribute po kasi yung extra fat sa production ng excess na estrogen. Nagiging dahilan nito ng pagkapal ng matres. Ano po ba ang simptoma pag kumakapal ang matres mo? Bago natin sagutin yan, paalala mo na po sa ating calcium magnesium. Ang calcium magnesium, ito yung mga supplement na pampalakas ng ating buto, ng ngipin, pampalakas ng cardiovascular contraction ng heart mo, para yung mga buto, yung mga muscle mo, para hindi ka pulikatin. Ang calcium magnesium ay pampalakas ng ating immune system, nare-reduce ang inflammation. Ito rin po ay sabi, nakakatulong din po yan sa pang iwas ng pagiging magagalitin, no? Kaya itong calcium magnesium na ito, ay sabi, merong role para ikaw po ay makatulog ng masarap. Ambawa, tumutulong siya sa production ng melatonin. Itong melatonin, ito yung natural hormone na pinuproduce sa brain, preparation para sa masarap ang tulog mo. Tumutulong din po ang calcium magnesium sa pag-control ng blood sugar level mo. Kaya kung ikaw ay diabetic, kailangan ay mag-take din po kayo ng calcium magnesium. Na-improve ang sleep quality mo at tumutulong para ma-relieve ka sa GERD, acid reflux, antacid din po yung calcium magnesium. At available po ito sa atin sa Lagman Building. Ano po ba yung simptoma ng endometrial hyperplasia? Abnormal menstruation. Maaring irregular menstruation mo, minsan yung long period or kaya hindi ka re-regla minsan, 6 months, 2 months, 3 months, hindi ka nire-regla. Pag niregla ka naman, ang tagal-tagal naman ng menstruation mo. Kaya may tendency, magiging anemic at saka heavy menstrual bleeding ang nararanasan mo. At saka meron kang bleeding after menopause. Bawa, menopause ka na, pero nagme-mens ka pa rin. Kasi nga, dahil po dun sa pagkapal ng matres mo. Kasi po yung pagkapal ng matres, ito yung condition ng lining ng matres mo, yung endometrium, ay talagang usually talagang makapal siya. Dahil maraming mga cell, no, pag sinabi mong hyperplasia, too many cells. Hindi naman to cancer, pero sa ibang babae, pwede itong may panganib, magkaroon ka ng endometrial cancer, ito isang uri ng uterine cancer. No? Kaya paalala po sa ating soy lecithin, ang lecithin natin ay galing sa soybeans. Ito'y tumutulong para ma-reduce ang cholesterol, triglycerides, protektahan ng atay mo, ma-prevent ang kidney stone formation, at maiwasan ang liver damage. Ito rin po ay tonic for nervous system and brain activities. Nag-i-improve ng kalusugan ng heart mo. Ito'y nag-i-improve yung cardiovascular health mo. At saka nag-i-improve din yung digestion mo. Kasi ang lecithin, meron siyang emulsifying qualities. Nagko-contribute ito para ma-improve ang mucus ng intestine mo para yung digestive processes mo ay maging madali, lalo na pag kumakain ka ng matatabang pagkain. Pinoprotektahan yan, delicate lining ng digestive system mo ng lecithin. Para labanan mo yung dementia, ito'y brain food ang lecithin. Napiprevent yung deterioration ng ating mental capacity. Kaya sabi ang lecithin, nagpiprevent ng Alzheimer's disease, dementia, and other memory problem. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Ano po ba ibig sabihin pag ang matris mo, ang lining ng matris mo ay makapal? Ito po, pag makapal yan, ang ibig sabihin po nito ay meron kang mga discomfort na nagiging irregular ang menstruation mo. Kaya ano usually ang pinapayo ng doktor dito? Yung nga, bigyan ka ng pills. Kung sobra ang bleeding mo, inooperahan ka na, hysterectomy. Tinatanggalan ka ng matres, yun ang possible na pinapayo ng mga doktor. Pero nasa iyo kung ano dapat mong gawin, no? Kailangan yung OB mo, lagi kang makipag-usap sa OB mo, palagi kang nagpapacheck up, maging aggressive ka sa condition mo. Tulad po nasabi ko, merong mga may tendency magkaroon ng progression sa cancer, yung tinatawag nating hyperplasia, kasi nga nagpo-produce ka ng maraming cell, no? Kaya
Kaya ang ito pong, alam mo, merong epekto po yung red meat, no, sa pagkapal ng matres. Yung kumakain ka ng karne, bawa, mahilig ka ng beef, kumakain ka ng pork, mahilig kang kumakain kayo ng hipon, alimang, alimasag, tahon, talaba. Pusit, ito po kasing kinakain nyo yan, meron pong nagkakaroon, lalong kumakapal ang matres mo. Prone ka, yung animal products, eto po sa kanilang analysis, ay nagko-contribute sa pagtas ng estrogen. Diba yung karne, yung manok, yung baka, binibigyan sila ng hormone na within 3 months, malaki na yung chicken. Within 3 months, malaki na yung baka. Kahit na hindi sila nagkaroon ng sex mate, nagpuproduce siya ng gatas. Yung manok, hindi naman siya na-fertilize, nangingitlong siya. Dahil doon sa mga hormone na ini-inject sa kanila. Kaya yung kinakain mong karne, either chicken or beef, dahil merong hormone na in-inject sa kanila para mag-produce ng milk, mag-produce ng gatas, para lumaki sila kagad, metaglay silang hormone na ito po ay malaki po ang tulong para maiwasan po natin ito, no? Kaya ngayon, kayo po ay aking ini-invite na mawala itong pagkain po ninyo ng meat, kasi yung meat na to ay lalo pong nakakapinsala sa kalusugan po ninyo. At saka isa pa rin po, yung sobrang pagkain nyo ng matatamis. Yung matatamis na pagkain, ito po ay nagiging dahilan din po ng pagtas ng inyong estrogen. Iwasan lang po yung matatamis, karne, at saka dapat nag-e-exercise ka palagi, no? Ito pong hyperplasia, yung high consumption ng sugar, nagpo-promote ito ng insulin production. Nakalink ito sa endometrial carcinogenesis. Kasi pag mahilig kang kumain ng sugar, ang pagpapababa ng sugar, insulin. Pag tumaas ang production mo ng insulin, nakalink ito sa pagkapal ng matris mo. Ha? Yan din. Kaya po ngayon, ang sabi rin po, yung excess weight mo, pag mataba ka, nagkakaroon ka ng endometrial hyperplasia. Kaya yung lining ng matris mo ay nagiging makapal. Kaya paalala po sa omega 3 fatty acid, ito po yung nagsusuporta sa brain natin, including memory, nare-reduce yung inflammation, nai-enhance ang cardiovascular health mo. Ito po ay fatty acid, nagpo-promote ng tulong sa pampababa ng triglycerides at cholesterol, napapabagal ang development ng baras sa artery, nare-reduce ang chances abnormal heart rhythm, naiwasan ng heart attack, stroke, nalelesser ang sudden death sa heart diseases. Kaya nga po itong omega 3 fatty acid na to, nakakatulong po ito sa mga menopausal ng babae para mag-regulate ang hormones mo. At ito ay naiwasan natin yung pag-kumpul-kumpul ng mga platelets, maiwasan mo yung blood clotting. Nakakatulong ito sa normal contraction and relaxation ng artery wall at pang-iwas ng inflammation. Kaya pag menopause ka, mag-take ka ng omega 3, may improve ang hot flashes mo. Mabibili to sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Sa ibaba po tayo ng Blumentritt LRT Station. Nasa baba nun, meron doong 7-Eleven at meron security guard doon na si Moss. Pwede kayong bumili sa kanya. Duty po siya 8 to 4 po ng hapon. O kaya pwede kayong magpa-deliver sa LBC. Sabihin niyo yung pangalan, address at cellphone number ninyo para ma-deliver yung item sa bahay po niyo. Meron lang pong shipping fee. Pag Metro Manila, 160. Pag probinsya, iba na po yung presyo, lalo na Bisaya at Mindanao. Panoorin niyo po ako lagi, tangkilikin niyo ang ating patnubay sa kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like at saka share. Suportahan niyo rin po ako sa aking YouTube channel. Pangalan ko po yung Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Ngayon po idadako tayo sa ating food for thought bilang pagwawakas. 1 Kings chapter 3 verse 3. Mahal ni Solomon ang Panginoon at sinunod niya ang mga tagubili ng kanyang amang si David. Subalit nag-alay din siya ng handog na susunugin insenso sa altar sa Burol. Pinakita niya sa Panginoon, nagpakita ang Panginoon
sa kanya sa pamagitan ng panaginip. Tinanong siya ng Panginoon sa kanyang panaginip, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. Sabi ng Panginoon sa kanyang panaginip, yun ang tanong ng Panginoon sa kanya ayon sa panaginip ni Solomon. Sumagot naman si Solomon nang sabi niya, kinahabagan ninyo at tunay na minamahal ang aking amang si David. Dahil naging tapat at matuwid siya sa iyo, naging malinis ang kanyang puso. Bigyan po ninyo ako ng ito yung hinihingi niya. Bigyan niyo po ako ng karunungan kailangan ko sa pamamahala at kakayanang kumilala ng mabuti at masama. Ang hinihingi ni Solomon, bigyan mo ako ng karunungan na mamahala. Kilalanin ko kung anong mabuti at masama sapagkat sino ba ang may kakayanang maghari sa napakalaking bayang ito. Dahil ito hiningi ni Solomon, nalugod ang Panginoon sa kanyang kahilingan. Sinabi niya, dahil hindi ka humiling sa akin ng mahabang buhay o kayamanan o kamayatayan o kamatay ng iyong kaaway, kundi hiniling mo'y karunungan kumilala ng mabuti at masama, ibibigay ko sa iyo ngayon ang totoong karunungan at pati kayamanan ibibigay ko sa iyo. Kaya alam niyo po, ang true wisdom is leaning on Jesus Christ, our Lord. Ang true wisdom, ito yung pagtitiwala sa salita ng Panginoon. Ang totoong wisdom ay yung mga taong lumalakad na mapagpakumbabang puso. At ang kanya pong, ang taong meron karunungan ay inaalam niya ang tamang matuwid na landas. Diyos, kaya po, ayan ang dapat, na, yan ang kinihiling ng mga taong pantas at mga taong matatalino. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos siyang sumatin. And God bless us all.